Ang finalo. Marami ka ng bataw. At ang mga adik ako. Adik sa'yo. Alam mo, palagi kong ginugugle maps yung bahay niyo. Number 31B, Palyokan West, Batangas City. At palagi, sa aking biyahe pa uwi, hindi maaaring hindi ako pipilit na dumungaw sa bintana ng jeep para masilip ang loob ng compound niyo. Tinatanong ko ang bintana ng iyong kwarto. Pinapangarap kung kailan mo kaya ako imbitahan pumasok sa loob ng bahay niyo. Kailan mo kaya ako imbitahan maging bahagi ng buhay mo. Kailan mo kaya ako ipapakilala sa nanay at tatay mo. Eto po si Carlo. Adik sa akin to. Pag hindi pa ito tumikil, papakasalan ko to. Ako yung bodyguard na hindi bayad. Yung Angel de la Guardia ang hindi nakakalipad. Ako ang pinakamasidhin mong fan. Mala House Speaker Pantaleon Alvarez kay Duterte. Kahit mali na, susundan. Ako ang anino mo sa school, sa gym, sa public library, sa church, sa mall, ultimo, sa pag-grocery. Sarap siguro ng ikwento sa mga magiging apo natin to, no? Kung paano nagsimula tayo sa pagsasalisihan sa mga pasilyo ng surf, breeze, at tide. Hanggang nauwi tayo sa You May Now Kiss the Bride. Pero sa tuwing mapapalapit ang pag-orbit ko sa'yo ng kahit ilang metro, may malakas kang gravity na humihila ng milyong-milyong asteroids at bumabagsak sila sa utak ko. Winawasa ka nga ang pagiging kalmado. Napapraning ako paano pag ganito. Para pag sinabi mo to. Para pag tinanong mo kung ako nga naglalagay ng Graham ball sa bag mo. Ganun lang talaga kasi sinasamba kita kaya kailangan may alay. Para pag tinawagan mo yung cellphone number na palagi nagtetext sa'yo ng kung ano-ano. Halimbawa, I think I shall never see a line as lovely as the line where the sky meets the sea until I saw your key light. Para pag tinawagan mo yung cellphone number na palagi nagtetext sa'yo ng kung ano-ano at nag-ring yung cellphone ko sa harap mo. Paano kapag yung nabisto na punong-puno ng mga saved images mula sa Facebook profile mo ang memory card ko? Paano pag ganito? Para pag sinabi mo ito? Para pag... Pasensya. Hindi ko naman motibo matakot ka sa mga text, sulat, saraha, at watataps na natatanggap mo mula sa akin. Hindi naman para maging sakit ako ng ulo mo o maging sanhin ng di pagtulog mo. Kaya ko lang naman ginagawa lahat ng to para maramdaman mong palagi may nagbibigay halaga sa'yo. Na sa malupit na mundong ito ay may isang ako, isang anino na bumapagtas sa bawat landas na nilalakaran mo at hindi ka papayagan masaktan. Kahit ikaw, sinasaktan mo ako. Oo, sinasaktan mo ako. Sa mga pagwawalang tibo, sa mga pagsasawalang bahala, hindi porke sanay ka na hindi sa akin mag-reply, ay sanay na rin ako na hindi maghintay. At akala mo, hindi ko nakikita yung mga love letter kong pinaghihirapan, dinidiretso mo lang sa basurahan. Sayang naman yung lettering. Alam mo, minsan nilagay ko na lang doon, alamat ng saging, total, alam ko namang hindi mo rin babasahin. At akala mo, hindi ko natanaw na yung pinag-ipuna kong isang Tupperware ng Graham balls, ibinigay mo lang sa badyaw. 8 peso per teraso. Sana stick on na lang yung binigay ko sa'yo. Tinatawanan ko na nga lang madalas, pero nasasaktan ako. February 4, Sabado, sinundan kita sa loob ng Cinema 2, Guardians of the Galaxy. Napaibig na rin akong bumili para, alam mo yon, masabi ko naman sa aking sarili na kahit minsan nakasama na kitang manood ng sine. Kahit di tayo magkatabi, kung pumwesto ko sa sili na eksakto sa likuran mo at nang naamoy ko ang malapi yung words back sa patalastas ng downy na kalimuyak ng mga bulaklak na bumabalot sa'yo, may kung anong baliw na ideya, yung anit ko ay bumuka at parang cartoons may lobas na bumbilya. Ding! Bakit ba hindi ko nalang sabihin sa'yo? Simulan natin ang forever na to. Magkaalam na. Alam kong hindi ganito yung tipo mo sa lalaki na pagmumukha, pero pag siningkit mo ang iyong mga mata at pumihis ka ng konti pa kaliwa, hindi ba? Hindi ba medyo Daniel Padilla? Pero bago pa ako nakapagsalita, may tumabi na sa'yo. Ang bawat hakbang niya ay sigurado para bang napag-usapan niyo na talaga na dito magtatagpo. Pamilya sa akin ng lalaki to. Parang kasama siya sa top 20 names ng mga lalaking itutumba ko. Ito yung mga fuckboy na palaging pinupusuan yung baby mo. Habang ang mga video sa pelikula ay tinatangkang ang kalawakan nila isalba. Ay tinatangka kong magkaroon ng tapang habang ang aking kalawakan ay sinasakot ng iba.
Hindi ba yung sahop ng anti-piracy law? Kapag dinahop at sinihan yung babae mahal mo? Hindi ko na natapos yung pelikula. Hindi ko na natapos yung pelikula na malayang ko na lang dinala ko ng aking mga paa sa isang lugar na palagi ko nakikita pero hindi pa nakakapunta. Number 31B, Balyogan West, Batanga City. Nag-overdub ako sa compound nyo. At ang lakas ng loob ko, kung meron man sa akin sisita, ay matigas yung alibay ko. Pokemon Go! At sa impact na nga yung pagbagsak ay may kung anong humigpit na tornilyo. Hindi mo naman kailangan mauntog para matauhan. Minsan sapat nang mahulog sa taas na 4 na metro. Sa puntong yon, kung napagtanto na ang tanga-tanga ko. Ang dami-daming isla sa garagatan, ba't nagpapaka-spicy sardines ako sa'yo? Bakit ako naging isang Ash na na-stuck sa isang Pikachu? Ang dami-dami kong pagpipilian, pero palaging I choose you. Ang sayang lang ang effort, ang oras, ang 5 piso araw-araw na pag-agats biwax ko. Ilang legendary Pokemon na kaya nakalampas sa akin kakasunod-sunod ko sa'yo? Kailangan kong maghabol. I gotta catch them all. At dito nagsisimula ang kwento ng pagka-addi ko sa bato at ng pagre-rehab ng sarili ko mula sa pagkahibang sayo. So, paikot-ikot ako sa paligid-ligid ng bahay nyo. Selfie, ganyan. Siya-siya yung mga pinto. At natuklasan ko na bukas yung bintana ng banyo ninyo. At may nakapatong na bato. Yung pangilod. Kinuha ko to. Remembrance, souvenir, memento, kontento na ako dito. Hindi ko man nakuha yung puso mo, nakuha ko naman yung panghilod mo. Parang same thing lang din naman kasi parehas lang silang bato. Kinakabahan lang talaga ako kapag gumagamit ako. Kasi bukod sa posibilidad na sa tatay mo pala to. Ang talagang punto nitong tula ay kung gaano kadali ang mapagkamalan sa mga panahong ito. Ako si Carlo, gumagamit ako ng bato. Ang tanging hiling ko, pag isang araw lumabas sa balita na tagpuan ang duguan kong katawang nakabulagta, hindi ka manahimik magkibit balikat o mag-iwas ng mata. Dahil kung masakit na nga ang magmahal ng isang tao na hindi ka gusto, baby, mas masakit ang mamatay sa isang bayang walang pakialam sa'yo. Here we go.